Ika nga pa nila yung sa pamahi, pag once yung bahay na nasunog, kailangan mo talagang sirain na lang ng tuluyan. Lagay ng ano yun, mga batang naglalagay sila ng karton. Oh, Nika, ayan, sikat na sikat dito yun guys, marami sila dito, nakahilera yun sila dito, bibingka ano sa may New Sibunga. Sibunga, no? Sibunga. Okay, ilang taon ka? Huh? Ilang taon? 11. Okay. Pangalan mo? Ha? Pangalan mo? Kyle. What's up guys, mga katropa, mga kabady, dito po ngayon sa aming bahay kung saan kami dati nakatira. We back in 1995 until 2005. So ito po guys, ito po yung napakasakit na nangyari ko sa tanang buhay ko po, na first time ko po na nasunugan ng bahay. Kasi dito na kami lumaki noon, dito kami naliligo. Ito po sa ito. Ayan. Kung kikita nyo yan. At yung the letter on, naka, ano na, nakalagay na ng yung tarawasa dito. Dati wala pa yan. Wala pa yung gripo na yan. Ito lang. Simple yung lababo namin. So ito po guys. Andyan na po siya. So dito kami nalilingo that time. Tapos yung stairs namin, yung hagdanan, natupok talaga. Tapos yung old talaga na design niya na bahay, ano po, may doon yung sa taas si control kasi yan doon sa yung room ko, doon sa pinakadulo yung dito sa nanay ko, dito naman sa mga kapatid ko yung dito. Tapos may terrace yan sa dyan dito po banda. Dito po yung ano namin kitchen, yung anong yung magluluto kami that time. So napaka ano po guys, napaka memorable moment po na 28 years almost 28 years po nasunog po siya talaga. So hindi sinasadya po na pangyayari, although may investigasyon na po na yung wire ng Nordico, yung power ano dito, Light and Power Company dito sa Davao de Oro, kasi hindi napalitan daw yung mga wire daw na luma na tapos nagkadikit sa kahoy. Kaya ayun po, yun ang naging isang dahilan. Kaya lakas natupok at mga bahay po yung natupok talaga ng apoy na yun kahapon po. Tsaka ano po, maraming salamat na lang din kasi yung tito ko tsaka yung mga pinsan ko nakalabas sila. Wala naman pong casualty na naitala or na-disgrasya sila. So yun lang, yung mga gamit lang po, yun, makikita nyo lang po. Pero ito po,
Sagrado po kasi yan sa memorya namin. Yan po guys. So, wala po akong abo. Wala silang naisalbang kahit anong takip. Takip ano lang po. Katawan yung naidala nila. Yung mga damit nila. Lahat nasunog po guys. Tingnan nyo po yung ano po. Stairs. Ayan. Sobrang lakas. Wala na po. Yung dating matayog. Ayan. Nasaan kami, dito kami nakaupo, umiinom ng kape that time. Wala na po siya. Ayan, may natitira pang mga usok. Ayan. So guys. So magsisimula na naman po kami sa ano nito. Magsisimula na naman po sa umpisa na magpagawa na naman po. Hindi na po ito siya kaya i-renovate kasi dika nga pa nila yung sa pamahil. Pag once yung bahay na nasunog, kailangan mo talagang sirain na lang ang tuloy yan. Yun po. Maraming salamat din nga pala sa mga katropa namin na tumulong at nagbigay kahit papano. Malaking bagay na po yun sa akin. Kasi hindi na po, tatanawin ko po yun siya ng utang na loob at lalong-lalo na sa aking mga kaibigan na sumusuporta, mapamoral support or financial, kahit papano po, malaking bagay na po yun at naitulong po namin sa aming tito at naipinigay po sa kanila. So, hanggang dito lang po guys. Ito po yung sahinto ng social media, si Sergeant Antonio Luma. At pagkikita po tayo sa pagbangon ng aming bagong bahay. God bless everyone.